Napanatili naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na approval at trust ratings nito. Ayon pa sa Public Goods Asia Incorporated, mayroong 65% ang kabuuang approval ng Pangulo. Mas mababaan niya ito na bagya sa 70% na nakuha ng Pangulo noong buwan ng Disyembre. Bumaba rin ang trust rating ng Pangulo na mayroon ito ngayong 55% mula sa dating 62% noong Disyembre base rin sa payag ng survey. Ginagalit naman ni Vice President Leni Robredo ang ulat ng pananaboy ng Chinese ships sa isang Filipino vessel sa West Philippine Sea. Sinabi ho ng pangalawang Pangulo na hindi niya maiwasan ang mag-alala para sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangisda sa lugar. Ayon sa Vice Presidente, maaaring i-invoke muli ng gobyerno ang landmark 2016 arbitration ruling na nag-i-invalidate sa malawakang claims ng China sa halos buong karagatan. Ipinunto nito na noong 2016 pa sana ginamit ang naturang desisyon at dapat anya ay lumapit ang Pilipinas sa ibang bansa na may kaparehong problema upang lalo pang mapalakas ang ating posisyon. Iginit po ng Vice President na lagi nating sinasabi na hindi natin kaya ang China, ngunit kung magsasama-sama ang lahat ng mga bansa ay magiging mas malakas ang puwersa laban sa Beijing. Tungkol po sa federalismo, kayo po ba ay pro o anti? Pro. Matagal ko nang sinasabi, I'm pro-federalism dahil sa aking paniwala, baka talagang mas magandang sistema para sa atin yan. At kung titignan natin ang mga karanasan ng mga iba't ibang bansa na federalized ang kanilang system of government, mukha naman maganda ang naging experience nila. At baka makatulong dito yan. At saka being a exponent again of local government autonomy, talagang para magandang-maganda yan. Kasi nasimula na natin actually yan. With the local government code, yung RA 7160, nasimula na natin magbigay ng autonomiya sa ating mga local government unit. So this is just an evolution of that same idea na mas malaki ang autonomiya ng local government sa pulisiya, sa pag-decide na kung ano yung mga buwis, kung paano yung patakbo doon sa kanilang lugar. And that's good kasi tigaroon eh, imbis na yung kaya tamang-tama yung it comes from a mayor of a major city. Dahil nararamdaman namin lahat, bilang governor, nararamdaman ko rin yan, parang yung sinasabing Imperial Manila. Na lagi nang nanguutos ang Manila kung ano yung gagawin sa local. Eh, lagi namin sinasabi, hindi nyo naman alam ang conditions alright dito eh. Anti-political dynasty. Siyempre, issue din yan. Pero yung mga... Are you pro or anti? Well, ako, mahirap siguro sagutin because I am biased, because I come from a political family. Pero ang premise ng anti-dynasty measure, law, anything, is that dynasties or political families are essentially and by definition wrong or bad. Meron naman magaling, meron naman talagang mahina. I very much believe na meron tayong paraan para magkaroon ng anti-dynasty, tawag eleksyon. Pero ang problema kasi ngayon, sa palagay ko, hindi natin hinaharap yung problema. Kung yan talaga ang gusto natin, huwag tayong magagawa ng mga artificial na hindi maaring tumakbo ito, hindi maaaring ito. Halimbawa, ano ho dapat? Tignan natin yung term limits. Term limits as part of an anti-dynasty impetus. Eh. Yung behind that is almost anti, para wow, tama na yung 3 terms. Oh, sige, next naman, para may magbago naman. Pero anong yun ang nangyayari. Pagka yung mayor, tapos na yung 3 terms, patatakbo niya yung asawa niya. Uh-oh. Siya naman tatakbo ng vice mayor. So kung kayong so, sila pa rin ang nagpapatakbo. So hindi talaga naging effective. Sa I think, ang talagang pag-iisip sa likod niyan ay yung kailangan hindi lamang iilang tao lang ang napapaboran para sila yung laging nananalo sa eleksyon. Ang pinapaboran ng ating electoral system ngayon ay ang mayaman at ang may pangalan at mga sikat. Palitan natin ang ating electoral system para mas buksan
Wag na kailangan gumastos ng bilyon halos para mag-national ibig sabihin, election. Ang solution hindi anti-dynasty, kung hindi ibang pamamaraan. Sabi nyo, ang nananalo, mga mayayaman. So, campaign financing, bigyan natin. Yung mga, gumastos tayo ng public funds para sa mga kandidato. Sa Amerika, ang kanilang solution yan is yung matching funds na ginagawa. Pagka nakapag-raise ako ng 100 piso, bibigyan ako ng 100 ng gobyerno para pantay-pantay ang laban. Okay. So, I think yung para sa mga anti-dynasty, yung ganyang pag-iisip, na yan na naman, hindi naman maganda ang patakbo, pero lagi marami siyang pera, kaya lagi nananalo. Ay, siguro palitan natin, huwag natin gawing base na kailangan ang minimum, million, daang million bago ka makatakbo for a position. Doon naman tayo sa BBL, kasi po yung ama ninyo ang pumasok doon sa Tripoli Agreement. Tripoli Agreement. No? Na itong Tripoli Agreement, mga kababayan, no, ito yung bumuo ng autonomous sa region for Muslim Mindanao, no? So, what's your stand on BBL? Are you pro or anti? Because if you're pro, you're saying hindi sapat yung solution ng inyong ama na autonomy. Hindi, because the arm, yung pagka-organize ng arm, hindi na pareho doon sa pinag-agrihan sa Tripoli Agreement. Kung maalala ninyo, yung ating autonomous region was two regions. Nag-start na ng one region na hinati rin sa, because of the tribes. We were trying to take the attempt was to give each tribe a voice kasi mm-hmm. kung minsan yun lang malalaki ang napapag-usapan nakakausap. So I think itong attempt meron maraming constitutional problems yung original version na unang binigay sa amin na galing dito sa palasyo. Yun naman ang tinututulan ko. And concept, I don't really have any objection. Sa palagay ko, talagang tama yan. Kailangan may autonomous region dahil iba yung kanilang reliyon, ibang kultura, ibang kasaysayan ng kanilang mga tribo. Kailangan kilalanin natin yun. At bigyan natin ng pagkakataon sila na silang mag-decide kung ano yung dapat na pinakamaganda para dun sa kanila. So, ibig sabihin, hindi mag-work ang BBL dahil nga dun sa mga iba't ibang tribo. Sabi niyo kasi, nung solusyon ng tatay niyo, dalawa at least recognizing yung two majority factions. So siguro yung Maranao at saka ang Tausug, no? Pero ngayon, so mahirap na iisa lang dahil iba-iba silang tribo. Hindi naman. Dahil basta halimbawa, kung magkakaroon ng body, Bangsamoro Parliament, halimbawa, dapat naman may pagkakataon lahat ng iba't ibang grupo na magkaroon ng representation doon sa, hindi lang isang grupo. Ang isa sa pinakamalaking problema doon sa BBL na binigay sa Kongreso nung nakarang administrasyon ay MNLF lang ang kausap. Eh, hindi man kinausap ang MILF, hindi kinausap ang mga tribo, hindi kinausap. Gusto niya may representante sa bawat isang tribo. Kasi hindi magiging matagumpay ang BBL kung hindi mo makausap lahat, kung hindi mag-agree. At least yung karamihan, hindi naman siguro lahat, pero at least yung majority, nagsasabi, o sige, sang-ayon kami dyan, sasama kami dyan, tutulong kami dyan. Pro-anti-divorce law. That's a hard one. That's a hard one. Dahil nung nasa Kongreso ko, meron akong narinig na speech ng mga congresswoman na nagsasabi, bakit kailangan yung batas, wala tayong divorce, maraming mga sitwasyon na talagang yun naman ang tama. At the same time, nakikita ko sa abroad lalo, 50% ang divorce rate. Sa palagay ko, dahil masyadong madali. Kasi kung walang divorce, pipiliti mo talaga to make your marriage work. Kahit na medyo nagkakagulo, medyo hindi nahihirapan kayo, hahanapan mo ng paraan para matuloy ang inyong pag-asawa. Ang issue ata sa divorce is, do you believe that what God has put together, no man cannot put asunder? I suppose that's the basis. That should be the basis. So ayaw niya. That should be the basis. Ayaw niya ng divorce. Simple lang yun. So that's what, kaya nga sinasabi ko. Nahihirap. Hindi ganoon. Because there are certain may mga kaibigan ako, may mga kilala ako. Marami naman talaga. Na mas masaya sila ngayon nung naghiwalay na sila eh. At saka mas matalik silang kay kasi hindi ganoon ang sitwasyon ko. So iba-iba. But I think na yung siguro kung magkakaroon tayo ng divorce, kailangan hindi yung madali. Hindi kailangan talagang masusing pag-iisipan ng bawat isa. Talaga, kailangan may mabigat na dahilan kung bakit magdi-divorce. Oh, sige. War on drugs. Ano ba talaga? War on drugs muna. Oh, sige, war on drugs muna.
Well, siyempre, kailangan talagang gawin yan. At sa palagay ko, pati Pangulo nagulat na nung nag-start siya sa war on drugs, alam niya ito yung problema. Dahil nakikita niya bilang mayor, nakikita niya sa kanyang pagtatrabaho, sa pag-iikot sa Pilipinas, na napakalaking problema nito. Mm. Ngunit, sa aking palagay, at in fact, napag-usapan namin, eh, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ang nagulat ang tao kung gaano kalala. Ito ang problema. Ang pala ng problema. Nung na-focus na yung gobyerno at napag-usapan na talaga yung problema, hindi naman natin akalain na ganyang kalawak at ganyang kalalim ang impluensya ng mga drug syndicate. So, support siya doon? Oo, okay. Talaga. Kailangan na kailangan yan. At nakikita natin yung ibang bansa, yung tinatawag na narco-politics, na yun ang madalas niyang banggitin na dapat nating iwasan. Pag napunta tayo doon, eh, makikita rin natin yung sitwasyon kagaya sa ibang lugar. Walang ginawa, kundi magpatayan, nabili lahat ng pulis, pati mga opisyal. Yun, eh, walang mangyayari sa atin. Gusto mong malaman ang posisyon ni Senator sa RH, eh, batas na yan eh. Tanungin na lang natin siya, same-sex marriage. Same-sex marriage? Oo nga pala, no? Batas na yan. The heart knows what it wants. I mean, you know, basta't mahal mo yung tao, then you marry them. Okay. Ayan, no? Maraming salamat, no? Dami nating impormasyon na nakalap kay dating senador.